Hindi ko nagagawin itong stress test na to kasi marami nang gumawa nito. Yung mga ganito. Eto, hindi ko na rin gagawin to kasi marami nang gumawa nito. Eto na, hindi ko na kung may gumawa na nito. Tara! Pero may nadaanan akong ganito. Ganyan na naiisip ko. Wala pang gumawa nito. Kaya na sabi-sabi. Ito yung helmet na ipapamigay natin. Paano? Gaya nung nabanggit natin nung nakarang post kung saan pinakita natin ang tatlong pinakabagong limited edition Initial D helmets ng Bilmola Helmet Philippines, sabi natin doon, pipigi tayo ng ipapamigay, wawasakin, at saka yung gagamitin ko. Ito yung tatlong design na yun. Ngayon, itong si Takumi helmet, yung design na to is based dun sa pinakabida ng Initial D na si Takumi. Ito na mismo. Itong helmet na to ang ipapamigay natin para sa inyo. Paano? Abangan nyo siyempre sa video na to kung paano nga bang mechanics para mapasayo ang napakaangas na helmet na to. Ang ganda, no? Tapos, ito naman, yung yellow, si Keisuke helmet. Hindi ko na to ipapamigay at hindi na rin ito yung wawasakin ko. Dahil yan, kung nakikita nyo, ginagamit ko na siya. Nakabitan ko na ng comms ko, ng camera ko, at masasabi ko, sugit. Yan, mapapansin niyo sa mga clips natin, iba-ibang rides ko na nagamit to. Long rides maghapon, okay siya, komportable yung gamitin. So that gives us with one option, itong Ryosuke helmet. Itong Ryosuke helmet, isa sa magkapatid na kalaban ng bida ng Initial D. Ito yung stress test natin sa araw na to. At para sigurado, nagdala na ako ng marker. Yan. Ito yung mga pang-mark talaga sa motor, hindi ito yung ordinary, yung pentel pen lang. Gagawin natin, pipirmahan natin o mamarkahan natin tong helmet na to para sigurado kayo na kung ano yung helmet na ginagamit natin from stress test 1, 2, kung ilan man ang abuti natin, ito yung helmet na yun, walang daya. Kumbaga, para talagang makita natin, sabay-sabay tayo. Take note mga brother ha, ako mismo, ayan, mapansin nyo, ito yung tatlo yung nasa akin. Wala pa akong na-test sa mga to, so hindi ko talaga alam ang kalalabasan kapag tinest natin to ng, sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. So pare-parehas natin makita, sabay-sabay natin makita kung kumusta nga ba itong Bilmola Helmets na Initial D Edition. So ito na. Okay, Gigi, pirmahan na natin to. Saan ba maganda? Dito siguro sa ano, no? Motor ni Juan! Yun o. Gagawin natin. Stress test. Para hindi ko na talaga sapa dito sa kabila, no? Para makita talaga. Ayan. Sulat natin yung pangalan ng videographer ko. GJ! O, diba? Ayan. Tapos, eto. Tanggalin na rin natin to. Mga brother. Ang ganda naman. Clear visor. Siguro gagyan din natin dito sa visor na para talagang ano, kita nila na pati yung visor hindi natin papagitan. Motor niwan na rin talagay natin dito. Ah. Ito pa. Dito sa baba. Nahihirapan na tayong gayahin yan kung magdudupi tayo ng helmet. Ayan, takpan na muna natin to. Ayan, ito yung mga pinapangmarka sa mga motor. So, hindi nabubura. Stress test, yun ang mga nakasulat. Motor ni Juan, stress test. GJ, yeah DJ. Motor ni Juan din sa visor. Ito na. Ah, tsaka isa. Test me. Test na natin to.
Tara. Hindi ko nagagawin tong stress test na to kasi marami nang gumawa nito. Yung mga ganito. Isa pa. Tanggal yung visor. Hindi ko nagagawin yan kasi may mga gumana yan eh. Ah. Next, test na kagad tayo. Mamaya natin tingnan kung ano nangyari. Okay, next test tayo. Hindi ko nagagawin to kasi marami nang gumawa nito. Ito pa rin yan ha. Natanggal yung visor. Nakita ko sa hagdan. Eto na, hindi ko na kung may gumawa na ito. Isa pa, isa pa. Oh, atras tayong konti. Para tayo siya na, Messi. Ito, hindi ko na rin gagawin to kasi marami nang gumawa nito. Hindi ko na gagawin yan. Ito, hindi ko alam kung may gumawa na nito. Baka tumagsik yung ba? Hindi ko natin natingnan kung ano nangyari sa helmet. Napawisan na ako. Okay. Ibang test na yung gagawin natin, pero bago yon, ito yung mga damage natin so far, natanggal yung visor niya dahil sa mga impact. Yung isang air vent, natanggal na rin sa impact. Hindi ko alam kung saan yan tumama eh. Tsaka yung pinaka-spoiler, nag-crack. Ayan, oh. Pero kung titingnan natin, yung pinaka-integrity ng shell, buo pa rin siya. Bottom line, buo pa rin siya. Ayan, nakikita ko yung pinaka-foam niya sa loob. Ayan, oh. Pero wala pa rin parang madiinang puncture. Buo pa rin siya, hindi yung pinaka-helmet, hindi pa nadurog, hindi pa rin nag-crack. So, hindi pa tayo titigil. Iyan pa natin to. Test pa natin sa ibang lugar. Okay. Ito, hindi ko lang may gumawa na nito, pero masubukan talaga natin to. Hulog natin sa napakataas na tulay. Ready? Ito na. Game? Ito na. Okay, take 2 mga brother, hindi pa tayo nasatisfy. Helmet, initial D, hulog natin dito sa tulay na to. Di ko alam, nakikita nyo pa ako, medyo mataas. Tara ha. Para lang mabigyan kayo ng idea kung gaano kabilis ang helmet natin upon impact, is kinumpit na natin yan using the gravity at saka in less than 2 seconds na nag-impact ito. So given that, ang approximate speed ng helmet natin upon impact is 60 to 70 kilometers per hour. Ayan na, tingnan natin kung anong nangyari sa helmet natin. Bababa na ako dyan. Pagkatapos ng hulog tulay natin ng Initial D helmets from Bilmola Helmet Philippines, dapat pauwi na kami pero may nadaanan akong ganito. Ayan na naiisip ko. Wala pang gumawa nito. Kaya na sabi-sabi. Kaya huwag na papanda rin na. Okay, tapa! Ganun langit, ganun langit! Ang rock breaker machine na ginagamit natin dito ay isa sa mga heavy equipment na ginagamit para tibagin ang mga malahiganting bato at simento. Sige kuya, birahin mo na! Grabe.
Grabe yun! Okay. Ito mga Brad. Kita niya na. Ganito ang aking breaker. Pinatira na natin para magkaalaman na. Ito, tingnan natin kung ano nangyari. So, sa lahat ng pinagdaanan, buo yung helmet natin. Pero mapapansin nyo, tingnan nyo, yung pinaka-ibabaw, meron lang break na konti dito, pero yung pinaka-shell dito, kung saan andun yung impact, yung napakalaking breaker na yan, andun pa rin. So at least, alam natin, this can absorb impact. Pero syempre, sobrang bigat na nito para masurvive pa nito. Pero kung sa impact at impact lang, para sa akin pasado to. Pero yan, no? Sobrang bigat na. Pero okay pa rin. Pero syempre, ano na talaga? Yan, may mga wasak na. Just for fun. Kuya, baga ka na. Take it away. For fun na lang to. Okay. Okay mga brother, yan na. Ultimate test, wala pang gumawa na ito, pero nakita natin. Oo, nasira siya. Dahil no match naman talaga ang ating helmet para dito. Pero at least yung kanina yung pinaka-shell, buo pa rin. Grabe. Okay na ako, satisfied na ako. Tara na. After what we have witnessed na talagang sobrang stress test pagdating sa helmet na to, ano nga ba yung makukuha mo pagdating dito sa Bilmola Helmets Initial D Edition? Ito yon. First off, nakakaayaw yung box niya kasi the box is formed in such a way na meron kang pang-display ng helmet mo na magmumukha siyang diecast. So that in itself, may gagagyanan ka na ng helmet. Bukod sa, syempre, mga helmet hook mo sa cabinet or shelves, eto na kagad yun. And then, let me open this box. And, syempre, comes with a helmet. Meron tong collector's item na key card, may helmet dust bag, at saka syempre, meron din siyang extra smoked visor. Ganda, oh. Pati yung pinaka-gagagyanan niya, Initial D branded na rin. The SRP for this one is 7,490. Makukuha mo na lahat ng mga sinabi natin kanina. And you will also have a dependable helmet. Ano pa nga bang meron sa helmet na to? Gando. So the Initial D branding is licensed. Ibig sabihin, hindi to yung mga colorum na nakikigamit lang ng brand. I think that's been one of the definitive characteristics ng mga Bilmola helmets. Yung mga character helmets nila, officially licensed yan. You can use it for your daily use, but at the same time, you can also have it as collector's item, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng anime and characters. For your information mga brother, Initial D, ano na to? Kumbaga, classic anime or classic manga na yan. It's about Japanese racers racing underground na nagsimula pa noong mga 1990s. And it got so big to the point na meron na tong mga movies, merong Netflix series, merong the original manga series at meron na rin mga video games that we have been enjoying. In fact, napakarami na rin merch na Initial D branded. Ang kaibahan lang, ito, official, licensed, na gamitin ni Bilmola ang Initial D characters, brand, and logo. So makita natin, at least for this specific helmet, ang character na to, ito yung bida. Ito si Takumi Fujiwara. So makita mo, yung design ng helmet is the race car na ginagamit nung ating hero sa series na yun. Ganda, oh. So you got the definitions of the black and white, yung mga characters or characteristic ng kotse na ginagamit niya with the spoiler. Ayun, oh, galing, meron ding tail light and the signal light. And ang maganda ito, kahit marami siyang design, hindi siya yung mukhang magulo. Kumbaga, it all blends well and combines well with each other. Yung design kasi, kanya-kanya yan. Again, for the Initial D series, meron tayong tatlong design sa pagpipigian. Ito, yung nasa harap natin is yung Takumi. Sabi nga natin, ito yung bida. And the other two characters and the other two designs, meron tayo yung kay Keisuke at saka yung kay Ryusuke. And expectedly, ang mga designs nyan ay may kinalaman naman dun sa kotse nila. Parang ganito. Ito, yung kay Keisuke. Personally, ito yung favorite ko. In fact, ginamit ko na yan sa ride. At ito naman yung kay Ryusuke. Yan. So, depende na lang talaga kung alin dito yung pinaka-trip mo. Nabanggit ko nung nakaraan na isa dito sa mga helmet ko
ay babaragi natin. Ito na yon, yung kay Ryosuke. Ito yung nasaksihan nyo kanina na binabarag natin, na binabarag. Okay naman siya. So that means that's an additional safety for us riders. Again, paagaan lang. Walang helmet na siguradong makakapagligtas ng buhay natin. But having a quality one na talagang standard, pumasa sa lahat ng mga necessary test, it increases our chances. Mas maganda nang mag-invest sa quality helmet kaysa magtitipid ka, pero maaari ka namang ma-ospital at mas malaki pa yung gagastusin mo, o kaya naman, parang matapos yung buhay natin. So better be safe sa mga ganyang bagay. And then, ito muna. Dito muna tayo kay Keisuke. Ito kasi, ginamit ko na to. Pansin nyo, wala na yung sticker niya, di ba? Sobrang komportable niya. The foams for the helmet, makapal siya, tsaka alam na alam mo na hindi siya yung ampaw. So, napaka-komportable. Makikita nyo, nilagyan ko na rin siyang intercom. So, this is intercom ready. May slot na doon. Kaya kahit na may intercom speakers yung helmet mo, hindi siya masakit sa tenga. So, bukod doon mga brother, again, ugitin ko lang, ganda kasi talaga ng foam na to. Makapal talaga. But, apart from that, this comes with double D-ring na. Ayan, kung napapansin nyo, hindi yung mga easy snapback system. Ayan, double D-ring for better stability, tsaka mas secure yung mechanism na nag-lock dun sa helmet natin sa ating mga ulo. And we also have the air vents. Naramdaman ko na, legit, talagang pumapasok yung hangin kasi mayroong mga helmet na may air vents pero hindi rin masyadong presko sa loob. So, ito, malaking tulong to. And then, isa pa, when I was riding, nakasagamin ako noong mga panahon na yun. So, good thing na itong provision niya for the eyewear is ready na. So, ibig sabihin, if you're wearing glasses, katulad ko, then hindi ka na mahihirapan kasi hindi masyadong masisikip or basta hindi ka magiging uncomfortable dun sa pag-ride mo kahit nakasalamin ka kasi may provision na siya. So, I used this helmet from 4:45, quarter to 5 ng umaga hanggang sa makauwi ako dito at makabalik ako galing from my ride at around 5 p.m. So, basically, halos 12 oras ko siya gamit and wala, komportable lang. You can see the clips right now na umaga, tanghali, gamit ko na talaga siya. Kahit nung madaling araw pa, so komportable yung ride niya. The visor, sobrang maginaw. Kahit na medyo may mga points na umaambon-ambon nung panahon na yon. Pero clear pa rin naman yung visor niya. Ayun o, this is my favorite. And gaya na naipangako ko sa inyo sa aking previous post, eto na. Eto na ang ibibigay natin. Ay papamigay natin na Initial D helmet from Vilmorga. This is the Takumi design. Ayun, no? So, kita nyo, it's still brand new. Meron pa siyang sticker pa rin. Yung mga tao dito namin sa shop, mga nakatingin na. Dahil gusto rin nilang makuha ang helmet na to. So, again, eto yung helmet na ipapamigay natin. Paano? So, madali lang kung paano mga kasagit, mapupunta sa'yo itong napakagandang Vilmorga Initial D helmet na to. Una, mag-react ka sa video na to and be sure to share it. Dapat yung pag-share mo naka-public para pag-check namin yung profile mo, may kita namin. Pangalawa, i-comment mo yung picture or screenshot na ikaw ay naka-follow kay Motor ni Juan at saka sa Vilmorga Helmets Philippines. I-screenshot mo na yan, i-comment mo sa video na to and don't forget to use the hashtags Motor ni Juan and hashtag Vilmorga X Initial D. So, ganun-ganun lang ay pwede nang mapunta sa'yo itong helmet na to. Standby for announcements kung kailan ang live draw natin. So, live natin gagawin. To be fair, at makikita nyo talaga na talagang maglalagay tayo ng random comment picker para malaman natin kung sino sa inyo ang nanalo after validation at i-dedicate natin a winner. So, having said that, good luck mga brother at sana kung saan man, kanino man mapupunta itong helmet na to ay yung deserving talaga. So, this is the Vilmorga Limited Edition Initial D Helmets. Get yours now sa mga Vilmorga stores and dealers. Siyempre, bisita na rin kayo dito sa Juan Moto Avenue. Maraming mga limited edition ng Vilmorga helmets, mga brother. But if you want to have, medyo mas pasok sa budget, we also have other models katulad na itong Rapid na to. So check this out. Baka ito na nga helmet para sa'yo. Alright, mga brother, nakita na natin ang tibay at ang hangganan ng Initial D Limited Edition Helmets ng Vilmorga Helmets Philippines. Ito ba naman yung mga hinarap niya? Aligo! Alright! So, again, may mga pamigay tayong ganito.
Be sure to follow the mechanics at baka kayo na ang mapagad na mananalo ng astig na helmet na to. Till your next video mga brother. Salute.